Plus News Update. Sa ating mga balita, integridad ng PCSO Games kinekwestiyon ng Senado. Resupply mission sa 4 na WPS post, prioridad ng AFP sa susunod na buwan. Suspect sa Pangasinan rape slay case, timbog ng pulisya. At sperm whale natagpo ang patay sa Masbate. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isiniwalat ni Senator Rafi Tulfo na may isang mananaya ang nanalo sa loto ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Batay sa listahang isinumite ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO noong nakaraang buwan. Saad ni Tulfo na siyang nangunguna sa investigasyon sa integridad ng PCSO Games, lalo lamang itong naging questionable matapos malaman na may mananaya sa loto ang nananalo ng mahigit 10 beses sa loob ng isa o 2 buwan, ngunit pare-pareho lamang ang pangalan ng mga tumaya. Giit naman ni PCSO General Manager Mel Robles, paiimbestigahan na nila ang obserbasyon na ibinuko ng Senado. Mariinding pinabulaanan ni Robles na may nangyayaring manipulasyon sa resulta ng Lotto Games sa gitna ng pagkwestiyon at alegasyon ng mga senador patungkol sa frequent winnings ng Lotto. Matatanda ang noong February 1 nang magsumite ang PCSO sa Senate panel ng mga dokumento ng Lotto Games, kabilang ang tax records ng jackpot winners maliban sa listahan ng mga nanalo sa Lotto. Nakatakdang magsagawa ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng rotation and reprovision mission sa 4 nitong outpost sa West Philippine Sea o WPS sa susunod na buwan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang supply expedition sa unang linggo ng Abril ay para sa mga istasyon ng militar sa Pag-asa Island, Kota Island, Panata Island at Parola Island. Dagdag ng AFP spokesperson, may namataan silang 50 barko ng China Coast Guard sa WPS kahapon March 11. Gayunpaman, iginiit ni Padilla na handa ang AFP na harapin ng banta ng China at di nila pababayaan ang mga tropa na nakadeploy sa WPS. Arestado sa pulisya ang 32-anyos na suspect dahil sa kasong pagpatay at panggagahasa sa isang third-year college student sa Lingayen, Pangasinan. Ayon sa Lingayen Police Station, sinakal ng suspect at dinala sa bakanteng lote para gahasain ang 21-anyos na biktimang si alias Alaysa. Bago ito matagpuan, ang mga polis na palutang-lutang at walang saplot sa isang ilog sa bahagi ng barangay Balangobong nitong linggo ng gabi. Pagbabahagi ng suspect, nakainom lamang siya ng mga oras na iyon, kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Itinuro naman niya sa pulisya ang kinaroroonan ng gamit ng biktima gaya ng cellphone nito sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso. Isang sperm whale ang natagpo ang patay sa baybayin ng barangay Dapdap, Uson, Masbate. May habang 55 feet at timbang na 30 to 40 tons, unang namataan ang sperm whale na stranded sa katubigan ng barangay Santo Cristo noong ikalima ng Marso. Agad naman itong na-rescue. Sa kasamaang palad, muling natagpo ang palutang-lutang na patay ang balyena sa sumunod na araw March 6 sa barangay Dapda. Base sa paunang obserbasyon, namatay ang sperm whale dahil sa karamdaman na lumala matapos ma-stranded ito. Inabot ng ilang araw bago malubog ng mga responder ang labi ng balyena sa ilalim ng karagatan sa pagitan ng Matabao Island at Magkaragit Island. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.